Hindi pala lahat ng kumpanya at industriyang gustong sumali doon po sa Interruptible Load Program o ILP ay pwedeng makibahagi. Ang ILP pa naman ang pangunahing solusyon ng gobyerno para punan ang nangangarib na supply ng kuryente. At bukod dyan, aminado po ang Department of Energy na posibleng magdalawang isip ang malalaking kumpanya na sumali sa programa dahil hindi pa malinaw kung sino ang sasagot sa gastos nito. At nakatutok si Julio Segovia. Ang Interruptible Load Program o ILP, ang isa sa may tinutulak para raw maiwasan na posibleng brownout pagsapit ng tag-init kung kailan mataas ang demand para sa kuryente. Sa ilalim ng ILP, ang ilang malalaking kumpanya at establisimento tulad ng mall gagamit ng sarili nilang mga generator para hindi na makaagaw sa kuryente isinusupply ng Meralco. Ang problema, hindi lahat ng kumpanyang gustong makibahagi sa ILP ay pwedeng sumali. Base kasi sa panuntunan ng ERC, tanging mga customer lang ng Meralco o yung tinatawag na captive market ang pwedeng makibahagi sa programa. Pero mas marami ang malalaking industriyang nasa contestable market o yung mga hindi Meralco customer. At mas malaking kuryente sana ang matitipid kung makakasali sila sa ILP. More than half. Kasi nga ito nga yung mga 1 megawatt up customers, so sila yung mas malaki ang konsumo. Ayon sa Meralco, sa kada 1 megawatt na posibleng maaawa sa sinusuplayan ng kuryente, katumbas na 700 bahay ang may sasalba sa brownout. Kaya kung hindi makakasali ang halos 500 megawatts na mula sana sa contestable market, kalahating milyong bahay agad ang makararanas ng brownout. Kaya maganda raw na maisali sa ILP ang contestable market. The objective really is to spare households from any outages or extended outages. And then given that objective, we'll have to work with the other stakeholders to see how we can meet that. Aminado ang ERC, posibleng magdalawang isip na sumali sa ILP ang contestable market. Kaya dapat silang maisama sa guidelines. Hindi malinaw na sila nga ay covered ng ILP. So mangangahulugan na maaaring hindi sila mabayaran ng insentibong pinoprovide sa kanila. So yun ang barrier para sila ay mahikayat na mag-participate. Hanggang ngayon naman, wala pang linaw kung sino ang sasagot sa compensation ay bibigay sa mga lalahok sa ILP, kung consumer ba o ang gobyerno. Sa pagtataya ng Meralco, kung isang oras sa loob ng isang buwan gagamitin ng 500 megawatts na kuryente mula sa ILP, 4 centavos kada kilowatt hour ang dagdag singil sa ilalim ng ILP. Ang taas singil, depende sa rami at kung gaano katagal gagamitin ang kuryenteng makukuha sa ILP. Pero para kay bayan muna Party List Representative Nery Colmenares, gobyerno man o consumer ang pumasan sa ILP, wala raw panalo ang publiko. Kung ipatong mo sa taong bayan yung bayarin sa ILP o sa emergency power, consumer ang magbabayad. Pag ipatong mo sa malampaya, eh yung pondong yun, dapat dalhin yun sa ospital, dapat dalhin yun sa eskwelahan, dapat pang sweldo yun ng teachers, eh gagastusin mo sa ILP. Julio Segovia, Nakatutok 24 Oras.